So, what is up guys? Welcome back na naman sa panibagong video at andito na naman ako sa One Block Sky Block. So, as you can see, it's been a long time simula nung huli ako nag-record dito. Pero ngayon ay andito na ulit ako dahil feeling ko kailangan ko tatapusin, hindi pwedeng pabayaan ko lang siya kasi sayang naman kasi may progress na din ako na onte. At ayun, dahil nga naisip ako na sayang din naman ay nag-record na lang ulit ako dito at ngayon ay episode... Hindi ko natanda, basta kung ano episode mga ngayon, siguro hindi pa tayo masyadong matagal dito. Pero sa episode na to, i-update ko lang sa inyo kung ano meron dito. So kung nakikita nyo, sa likod ko, gumawa na ako ng ganyan. So yan yung animal farm natin. Cows pa lang siguro yan dyan kasi yun lang naman yung meron ako sa ngayon. At andito yung crops ko. Babaguhin ko din yan guys, huwag kayong mag-alala. Ilalagay ko yung crop farm ko dun sa pinakalikod at dito ko ilalagay yung smelting mga ganyan at storage. At ayun, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na, like and hit the notification bell para hindi mo miss mga video ko. At simula na ako, let's go! So kanina guys, sabi ko sa intro ay maglilipat ako ng mga bagay ngayon. At inilipat ko yung mga things like mga... yung mga itong crop farm lalagay ko siya dito sa likod. Ang animal farm dito na lang yan guys. At yung mga smelting at storage doon na lang din siya guys. So sisirahin ko lang to kasi ayusin ko lang para medyo maayos yun. Sorry guys kasi dahil yung, kung akong pilalaro ng mga survival, lalo na pag skyblock, hindi ako masyado nag-e-effort kasi ikaw alam, parang hindi talaga ako nag-e-effort pag skyblock yung nilalaro. Okay. Pero pag normal na survival world, nag-e-effort talaga ako. Pero kapag ganito siguro, hindi ako masyado nag-e-effort. Hindi ko alam kung bakit, pero ngayon i-harvest natin ito kasi ililipat nga natin ito. Isirahin ko lang to. At kunin ko itong water. Wala pa akong infinite water. Kasi, wala pa nag-i-spawn na water. Lagay ko lang muna ito lahat dito. So ngayon guys, naisipan ko, kailangan ko pala ng napakadaming grass at dirt para dito. Kaya, collect lang muna ako ng dirt kasi nagamit ko sa mga ibang island yung dirt kaya hindi ko napansin masyado, naubos na pala. Hindi ko naisipan yun. Aminin ko na, hindi ko talaga naisipan na gawin yun dahil hindi ako big brain. Kaya ayun. So, babalik na lang ako sa inyo siguro guys kapag nakuha ko na lahat ng dirt na kailangan ko. No, nahulog pa yung dirt. Nahulog ba? Hindi yata. At ngayon, kuha na lang muna ako ng madaming dirt at babalik na ako sa inyo kapag madami na ang dirt. At ayun lang, so cut. Oh wait lang, hindi ko muna i-cut kasi may special chest at may blast furnace at lava at okay, so thank you, magagamit ko to. Okay, so gamitin ko tong blast furnace at may lava lang nga din pala tayo. Pwede na tayong gumawa ng cables ng generator pero hindi muna siguro sa ngayon guys kasi siguro sa susunod na kapag madami na tayong lava or pag na daos sa tayo kung ano man yan. At sa iyo na nga guys, babalik na lang ako sa inyo kapag may nakita na madaming dirt. So ayun guys, napag-gather na ako ng dirt. Di ko alam kung sapat na siya pero siguro sa ngayon okay na siya. At least ay medyo ma-fill na natin tong island na para sa ating farm. Actually hindi ko nga kailangan masyado ng pagkain dito kasi maliit lang naman yung area ko. Hindi man ako kailangan mag-sprint masyado or ganyan. At isang bagay nga pala ulit guys, hindi ako gagamit ng mga complicated na method katulad ng mga redstone kasi hindi ako marunong, okay? Hindi ako marunong mag-redstone kaya nahihirapan ako. Tsaka sabi ko nga kanina, hindi ako masyadong mag-effort kapag mga ganitong map. Kasi wala lang, parang hindi ko lang trip pag todo ng effort kapag ganito yung map. Hindi dahil sa ayaw kasi pero you get my point or you don't. Basta hindi ko lang talaga trip mag-effort. Okay. So ayun, ifi-feel ko nga to. Fini-feel ko pa rin siya hanggang ngayon. Siguro ayos na to. So kukuha tayo ng hoe. Wala akong hoe. Kukuha ko ng hoe. Ano ba yung mga, ano, stone? Meron akong cobblestone. Dito. Wala akong hoe. Pero meron akong cobblestone at sticks inventory ko. Pwede na to. Kukuha ako ng stone at may mga nakuha ko mga gamit na inakuha ko yan lahat sa chest habang nagko-collect ako ng dirt. Kailangan ko yun ng water at yung fence para saan ko ba ilalagay ito? Dito na lang. So yan guys, yan. Nalagay ko na siya at
ihuhungo na to para malagyan ko na siya ng crops. At parang habang gumagawa tayo, tumutubo na talaga siya, guys. Wait. Lalagyan ko na muna yun ng mga carrots and potatoes. Dito muna tayo magbe-base ng pagkain siguro. Wala na naman tayo ibang pagkukunan ng pagkain eh. Ayan guys, so nalagay ko na mismo yung ating mga crops. At may isa pa pala akong gagawin ay yun, at yun ay nalagyan ko siya ng pot dito kasi tinatamad na ako mag ano. Natamad mag tumalon pa ako dyan sa fence. Kaya gagawa na lang ako ng pot. Excuse me muna, puno. Gagawin ko lang ng daanan yung sarili ko. Parang hindi na ako tatalon dun sa may ano kasi guys, sayang hunger. Siyempre natalon pa ako dun sa may mga fence. At kukunin natin itong puno na to. Dahil kailangan pa natin ang wood ko lang tayo sa wood ngayon. Sana mag-drop siya ulit ng sapling kasi doon lang naman umiikot yung cycle natin. At guys, magta-timelapse ulit ako ng pagsisira ako dito sa block na to katulad ng ginagawa ko dati. So see you na lang pagtapos ng timelapse. Para matapos ko na din yung cave na level niya kasi kailangan ko na ng bagong blocks. So babalik na lang ako sa inyo kapag tapos na ako guys. Ang timelapse ko, pagtapos na ang timelapse ko, let's go! So, ayun lang guys. Salamat sa panonood at mag-subscribe kayo na kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-like and hit the notification bell ka na. At salamat nga pala sa 125 subscribers, sorry. Dahil malaki achievement to para saan. Salamat sa mga sumusuport at sa mga nanonood na mga video ko. Yun lang, salamat ulit sa panonood. Stay safe, stay handsome, stay beautiful. Goodbye, peace. Thank you.